Pasado alas 4 ng madaling araw kanina, tuloy ang isinara sa mga motorista ang westbound na Regalado Avenue sa barangay Greater Lagro, Quezon City. Hindi pa malinaw kung hanggang kailan ito hindi madadaanan. Patuloy kasi ang pagtatayo ng mga poste o pylon ng MRT-7 na nasa gitna ng kalsada. Ang pagsasarang ito, naramdaman sa bahagi ng Mindanao Avenue pagpatak ng alas 3 ng hapon. Ang mga patungong Bulacan kasi dito na nagsisiksikan. Malaking pasakit ito hindi lang sa mga pampaserong bus at jeep, kundi maging sa mga pribadong sasakyan at truck. Dagdag pa sa pasanin ng wala sa lugar na pagbababa at pagsasakay ng mga pasahero. Masyadong traffic. Ano bakit? Nag-ipon-ipon yung mga naman? Nag-ipon-ipon yung mga sasakyan doon sa kabila eh. Pag may pagbos to, kahit pa paano, giginawa. Nag-iipon dyan, matagal. Mahaba lalo yung traffic. Pagkana mo palang dyan sa may Toyota, nandyan yung buntot. Pagkaliwa mo, nandyan yung buntot. Malaking abala rin sa amin. Habang napeperwisyo ang mga motorista sa Commonwealth, mga taga-MMDA naman ang namumroblema sa iba pang bahagi ng lungsod. Sa Barangay Veterans, 16 na beses nang nag-ooperate ang MMDA. Sa Old Samson Road, mga residente naman ang problema. Dahil kahit may clearing operations na, kibit-balikat lang ang mga nagtitinda at namimili. Dead ma rin sa mga signage sa mga mamamayan sa Munyos. May mga ayaw pang paawat sa pagtawid sa maling lugar. Marami nang namatay rito. Tawad pa rin. Walang disiplina. Kaya nga, pagtawid mo dyan, multado, kakamot-kamot na ulo. Ang magiging sistema ho dito, alternate natin, every week, Manila, Quezon City, Manila, Quezon City, para ho magampanan din natin yung mga request dun sa ibang mga areas, lalo na sa lungsod ng Manila. Bernadette Reyes, GMA News.